At least yun. Okay. Ito, Dream of Fantasy. Ha? Dream of Fantasy. Dream? Gusto nyo lang, dream pala, gusto nyo lang maging aswang, ha? Hindi ko alam na marami pala rito ang mga taga-pasi. So, that is fantasy, o ano? Hindi yan dream, ha? Okay, ito! Dream of fantasy! Ha? Fantasy! Magkalahating agila at saka leon. Ngayon nakita na ba kayong malahating leon at saka agila? O, oh, next! Yan, yeah, dream or fantasy! Dream or fantasy! Fantasy! O, oh, next! Dream or fantasy! Dream! Sa mga matatanda, fantasy na yan. Sa mga bata, yan. O, oh, next! Yan! Yeah, dream or fantasy! O, oh, dream! Kay Sister Ferry, dream pa ba yun o fantasy? Ha? No comment! O, next! O yan! Dream or fantasy? Dream! Oh, magpapari ba sa inyo? Ha? Akala ko yun, kapag tinanggap ako yung babae, napagpapari. So, para sa inyo, kung hindi kayo magpapari, that is fantasy. Oh, yeah! Kung hindi kayo magmamadre, hindi ibig sabihin, fantasy yan. No? Kasi kung hindi naman kayo, lalong-lalo na yung iba, medyo may asawa at mga anak. Next. Forever! Dream or fantasy? No, pwede. Next. Happiness! Attainable. Okay. Alam niyo yung flight of Icarus? Ito ay isa semi-meritor nung kayo ay college. Nakalimutan ko kung ito baga ay yung flight of Icarus kasi ay bahagi na kung saan ay yung tatay ni Icarus ay isang magaling na invento. No? Siya'y gumawa ng isang kulungan, no? Na walang pwedeng makatakas. Hindi niya alam na yung ginawa niyang pinagawa sa kanyang kulungan ng hari, hindi niya alam na siyang itulong. So, nagkataon lamang, next, na nung siya'y kinulong doon sa kulungan na yon, kasama yung kanyang anak. Ang ginawa ay nagtupon siya na feather ng ibon at inilagay niya kasi ang tanging paraan lamang para makaalis doon sa kulungan na yon ulit, lumipat, yun ang pamamaraan. So sabi niya sa anak niya, si anak niya ulit, si Icarus, yung tatay niya ay si Daedalus. Anong sabi niya? Do not fly too high, close to the sun, nor too low, close to the sea, but follow my path of flight. No? Kasi pag pumunta siya sa taas, ay yung kanyang pakpak, kasi binigit lang yun, ay magme-melt yung wax. Kapag naman siya nandun sa malapit sa dagat, ay mababasa yung kanyang pakpak. Lalagas yung kanyang pakpak. Masisira ang kanyang pakpak. So, overworld, Icarus soared into the sky. Ito na naman ang lumikat. But came to approach the sun, which due to
that hell would have heat melted the rocks. He kept laughing, but soon realized that he had no feathers left and that he was only fluffing his bare arms. He fell into the sea and died. So, wala, natunaw yung wax yung kanyang mga bakpa. Ngayon, siya pag ninilay niya din, tanong ay, so we forget our dreams? Kasi, baka mamaya matulad tayo kay Karus na nahulog lang at namatay sa dagat. Does it mean that now we will never be able to fly? No? Hindi ba pwedeng ang tao ay lumipad? But the dream of flying has first become a reality. Alam natin yan sa istorya. Pero magita na Wright brothers invented the first successful airplane. So sila na nakaimbento. Yan una nilang airplane na nakalipad. Tao. No? Tao yung nasa gitna. No? 1902. Tao mismo yung nakalawin sa gitna. So, yan ay Wright Brothers sa mga mahilig sa paglalakbay. Okay. So, ito na ngayon ang mga ating mga makabagong pamamaraan sa 787 Boeing. So, ano pa ang mga dreams? Alam niyo naman yan. Sino to? Okay. He dreamed to land humans on the moon. Nagkaroon ng kagana pa. So, dream of flying to the moon. Any balloon. Pero alam natin, later on, sino po? On July 20, 1969, Neil Armstrong became the first human to step on the moon, followed by Edwin Aldrin, 1969. So, 40, ilang taon na nakalipas? 40 plus years na. Okay, tama. Okay. And then, si Elias Wall invented the sewing machine in a dream. Yung una kasi, alam natin, yung sewing machine. Yung una kasi, hindi yung ating nakikitang tawag ito, yung karayom, nung una ngayon. Nung una kasi yung karayom, baliktad. Nung una, ang dinadaanan ng sinulid, ang nakalagay noon doon ay doon sa tulog. No? Yung dating sinulid, dating ginagawa nila. And then later on, sa pagitan ng Elias, sabi niya, ay, sa bawang ginawa niya, ipinaligtad niya lang. So ito ngayon yung bago natin na isipan na nakita natin na yung karayot natin ngayon ay hindi doon sa, nandun na sa buntot, yung butas, hindi katulad ng una na yung butas ay nandun sa kabaligtaran. No? So at least makita niyo. So sa kanya, pinalitan niya na. And then, the Philippine Fathers of the Land of Freedom arrived in America and in 1620. No? So ito ay mga British. Mga British at meron pa yung mga Amerikano. Yan ay mga lahing British. Ano ba? Dream moves people, allowing significant inventions and have broad social changes. Yan lahat na yun. Simula sa alin. Pangarap. Pangarap. Nagsimula yan sa pangarap na mga bago na kung saan nakita natin mga pagbabago ngayon. But what dreams really are significant and step forward for humanity?
ng American Dream. Ano yung American Dream? Na life should be better and richer and fuller for everyone with opportunity for each according to ability or achievement, regardless of social classes or circumstances of birth. So, yun yung bahagi na ipinahayag noon ng American writer and historian. Ito yung American Dream. Life should be better and richer and fuller for everyone with the opportunity for each according to ability or achievement, regardless of social class or sponsor. Ay, repair na niya, kailangan sila kasi naisusulat nila, kaya yun ang kanilang nakita namin sa history. Ano pa? Our current form of capitalism has no concept. Malamak, no? Yung ang problema natin ngayon. Of right and wrong, it only recognizes what is profitable and what you can get away with when and when you have the government, the media, the military, the police, and your payroll, you can get away with pretty much anything. Modern American government. Yan po yung problem ngayon na capitalism. But it all started with a dream. Ano pa? Pinapakita lang po rito, no? Yung sa France, liberty, liberty, equality, fraternity. France Republic. Yan ang kanilang dream. So kaya, ang nangyari noon ay nagkaroon ng French Revolution. 1789 hanggang 1799. Ano rin ang pinag-alugan na rin yan? Ito yung mismo kasi nangyari dun sa France ay medyo hindi yung maganda sapagkat yung kanilang dream ng equality ay medyo nawala na yung sensibility. No? Kasi kung maalala niyo po yung 10 years na yan ay talaga nawala na yung pananampalataya. Sabi nga ako nung isang nangyayari ngayon sa France, ay maraming simbahan ang sinisira. Bakit? Kasi nawawala na yung mga mananampalataya. Pero ano eh, but there are also wonderful dreams that serve humanity. Ano itong mga wonderful dreams? Martin Luther King Jr. Ilan naman si Martin Luther King. I have a dream that my four younger children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. So, alam naman natin, yan ay bahagi po na kung saan ay na-abolish yung pagkakaiba na itim at lakana puti, no? Ano? Nelson Mandela sa first black president na South Africa. I dream of Africa which is in peace with itself. Sino ba? A winner is a dreamer who never gives up. Yan ang pinahayag ng Nelson Mandela. So, ilang taon na nakulong? 20 years ata? Or more than? So, action without vision is only passing time. Vision without action is everyday living. But vision with action can change them. Action without vision is only passing time. Action without vision. At ang ginagawa mo dyan? Wala, nagwawalis na. Pero wala akong vision. Wala akong vision kung bakit yung ginagawa ito. Ang sabi niya, passing time lang. Pero vision without action, gusto ko ito. Pero nakaupo ka lang naman dyan. No? Kaya ano sabi niya, daydreaming lang yan. No? But vision with action can change the world. Pinakita mo kasama yun. Vision and action can change the world. Paano?
Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Education. Kinakailangan natin buksan yung ating kaisipan. Kinakailangan natin buksan yung ating kaisipan. Kaya kung kasi sinasabi ko kay Father ay ito yung mga ito, walang pagpapagod. Kasi bakit? Walang pinag-aralan. Walang pinag-aralan. Kasi bahagi ng kanilang pagkilos na yun lang ang kanilang alam. Wala na kayo silang ibang yung alam. Hindi na wala na, hindi na sila pwedeng magbago. Next. Mahatma Gandhi ng India. Ano sabi niya? Be the change that you wish to see in the world. Be the change that you see in the world. Sapat na raw. Kahit na ikaw lang magbago. Mahalaga na yun. Doon na maghintay na mabago yung iba. Baguhin mo yung sarili mo. Ano pa? So, alam naman natin yan. Mother Teresa of Calcutta. Ano sabi niya? I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many rivers. Alam niyo yung rivers? Oh, ang komisyon nilalaro natin, di ba? Isang stone lang. No? Pag ginanon mo, pag tinapon mo, ay alam mo, isang stone lang yun. Pero, no? Nagbabibrate. Nagbabibrate. Ay, bahagi na raw. Sapat na raw yun. No? Kasi kahit na ikaw lang makagawa, itong create may naripos. At kahit pa yung iba rin, kung magdumawa ng ibang ripos, okay, maging maayos yung pagbabago. Alam naman natin yung buhay ni Mother Teresa. Alright. Pope Francis. Ang sabi ng Pope Francis? I dream of a church that is a mother and a shepherdess. Nanay at isang shepherdess, babae, nag-aalaga ng mga tupa. Dear young people, you have many dreams for the future, but is Christ at the center of each of your plans and dreams? So hindi lang siguro sa mga young people. Pero sa atin, may pangarap ba tayo na si Kristo ang bahagi? Ang tanong ko, may pangarap ba tayo sa ating parokya? Ano yung pangarap natin sa ating parokya? Ano yung pangalan natin sa ating parokya? Kinakailangan din natin na yung pangarap namin sa ating parokya maging pangarap din ng iba. Hindi lang dapat tayo. Hindi lang tayo dapat na mangarap para sa ating. Kinakailangan makita natin yung pangarap natin sa parokya. We have to allow the ability to dream. The young person is not capable of dreaming is close in himself. Kapag hindi raw kayo nangangarap, ay sinasaraduhan natin yung ating sarili. Sinasaraduhan natin yung ating sarili. Kinakailangan natin na mangarap. Mangarap tayo sa ating parokya. Ano yung pangarap natin sa ating parokya? Dream big. Wala namang bayad ang mangarap. Wala namang bayad. Well, ayaw ko lang kung bahagi ng pagkilos na kung saan ay makita po natin. Sabi nga, dream ha, hindi fantasy ha. Pero we have to dream big. Kinakailangan natin na makita natin na kahit pa paano ay maaari yung ating pangarap. Maaaring hindi naman ganun kalaki yung pwede namin mapangarap, pero mangarap tayo. Ang panyaya ay lakihan natin yung ating pangarap. Mapaganda natin yung ating simbahan. Lakihan natin yung ating pangarap. Alam niyo, sa ko nga, na, kasi ngayon, medyo nag-active uli ako sa aking vlog. Kasi noong 2016, parang 6 lang ata yung nakuha ko
Black. Pero ito, medyo na-excited niya ako. So, maraming isa ako, why? Sinulat ko doon, Eren. Kung kayo nakapunta sa kuya sa, ano, sa ATC, ano ang simbahan na? Anong parang kayo? Yung sa ATC? Anong parang kayo ba yun? St. James ba yun? Ano? Ah, St. Jerome Emiliani, no? St. Jerome Emiliani. Kung lately nakapunta kayo, nakalagay ko na lang kung kanila. Nakalagay ko to raise. Ilang million doon? 43. Parang 43 million. In 4 months. Ha? To raise 43 million in 4 months. Nakalimutan ko yung aking vlog eh. Yung talagang tama yun. Diba? In 4 months. Nakututusin, lalabas na sa isang araw, we have to raise ay ang ina-raise nila sa isang araw ay alin, parang around 300,000 for the period of 3 months, for the period of 4 months, isa atin, yun lang yung re-raise natin, eh, ilang buwan na tayo nag-re-raise. Pero yung sabihin, nangyayon sila. No? Well, malaki na magkaragaw, mayaman naman sila. Alam mo sabihin, ay nagulat ako lang sa totoo, ganun, na ipinapakita natin, yun ay bahagi ng kanilang paghihila. Hindi lang siguro yung pare ang nagsabi lang kasi may pare sa pastoral council sila. Yun ay nakalagay ko doon sa kanilang, sa APC, doon sa harapan ng simbahan at doon sa gilid, napakalaki. Yung na nakapaskil na yun ang kanilang pangarap na alin para makapag-extend sila ng additional na 500 na katao to raise their pastoral center. So kinakailangan din siguro natin na mangarap at kinakailangan natin ibahagi din natin yung aming pangarap. Dream big. Okay. Change the world. Kinakailangan natin ng pagbabago ng daigdig. Kaya, nagsisimula yan sa pangarap. Ano pa? Paparang pabago pa nga. Kinakailangan natin ng revolution. Hindi po revolution na madugong revolution. Hindi. Anong revolution? Revolution of love. Yan po ay bahagi ni Pope Francis. Bahagi ng kanyang paanyaya. Na nawain makita po na sa mga taong may ibig, marami na tayong pwedeng isa katuparan. Nasabi na po natin, ay kinakailangan na maging maliwanag po sa ating kaisipan, sa ating salita, at sa ating pagkilos. Sa ating pagkilos. Kaya kinakailangan ang maging bahagi ng ating kalinangan, bahagi ng ating pangalita, at maging bahagi ng ating pagkilos para yung pangarap na yan ay maging realidad. So ano ba yung revolution? Can we love, do more to make this revolution of love and justice a reality in many parts of this tormented planet. So marami mo tayong pwedeng bigyan ng pansin. Pag-ibig, yung pamamaraan ng ating pagbabago ay sa pamamagitan ng pag-ibig, pagmamalasakit sa bawat isa. Pagmamalasakit sa bawat isa. Alam niyo, kumisan makita po natin na alam niyo, kaya po inaanyan po natin kalipitan ng bawat kasi alam niyo, yung ating parokya ay very diverse. Minsan lang tayo magtagpo kasi kapag ng isang parokya. We go to Mass every Sunday, mostly on different places, sa kanya-kanyang mga villages. Minsan naman tayo magkaroon ng affair ng pang-parish.
Ito yung isa. Isa lang ako sa mga affair na pangparokya. We need more affairs na pangparokya. Kasi sa akin, can we not do more to make this revolution of love and justice a reality in many parts of this tormented planet? Kasi nakikita niyo, mas kipulan niya sa parokya. Alright, thanks. Only conversion of heart, yan ang kinakailangan, can make our world this full of terror and violence more humane. It's only the conversion of heart. Conversion of heart. Pagbabago ng puso. Pagbabago ng puso. Kaya po, bagaman po yung usapin ng death penalty, medyo magbabigat. At yung panyaya muli ng CPCP na nagpalabas ngayon ng circular letter na binabasa ko namin ngayon, ako'y nagulat na ako sapagkat the next lang sa akin kanina na ngayong alas 5 ay i-download mo. Kaya may nahuli ako doon sa piyesta kung i-download mo ito at ito yung gagamitin ngayon homily, yun po yung sabi ng obispo sa ating pagdiriwang ngayon ng misa ngayon at bukas. Pero yan po ay mga salita na naman yung makita po natin na rin ay conversion of heart. Dito nagsisimula. Conversion of heart. Kinakailangan ipakita natin yung pagbabago ng ating puso. Alam nyo, sabi ko nga po sa mga katikista itong nakalipas na Merkoy Sata, bigay din po ako ng to. E sabi ko, yung mga kabataan ngayon, mga millennials kung tawagin, no? Yung mga millennials mula 1980s hanggang ngayon ang tawag sa kanila yung mga millennials. Tayo siguro po ay mga baby boomers kung tawagin. Yung mga 1960s, mga baby boomers na tayo. So, ang tawag ngayon mula 1980s hanggang ngayon ay mga millennials. Anong kalimitan ng mga millennials? Hindi ito. Dito, nagsisimula. Kinakailangan, dito mo muna siya dadamahin. Hindi dito. Kasi kapag dito tayo eh. Kinakailangan, logical. Sa mga kabataan niya, hindi logical. Dito. Kaya nga, bahagi yung sinasabi ko, only conversion of heart can make our world with this full of terror and violence more human. Pag pinag-usapan natin ang bahagi, hindi mo maintindihan kahit na po ng mga kasalukuyan ng kapanahonan, kahit na po ng mga katulad ko ng mga nagpapahay ng death penalty. Kasi bakit? Walang conversion of heart. Kahit na nga ito. Next. Ito po, si Anastine. We see things not as they, but as we, who we are. We see things not as they are, but as who we are. Bakit mo nakita yan? Hindi lang ang gawa mo yan, gawa ng bagay na yan. Because it is the way we see. No? Tayo ay sinasalamin sa pamamaraan ng ating pagkita sa isang bagay. Kung ano yung pamantayan natin sa bagay na yan, kasi bakit? Sumasalamin yun sa atin. Sumasalamin yun sa atin. Baka hindi natin nakakalimutan. Hindi natin naaalala, baka nakakalimutan natin. Na kung minsan, yung pagtingin natin sa isang tao ay sumasalamin sa atin. Halimbawa ako, hindi ka makapagpatawa. Ayaw mo magpatawa. Well, yun yung sarili ko eh, no?
We see things not as they are, but as we are. So, misa makita namin na yung mga bagay na nasa likod ng ating ginagalawan natin. Kung minsan hindi natin kaganda makita, we are not thinking of reality, no? But simply kung minsan a reflection of what we are. Kasi bakit nga ang nakikita natin ay yung pagparaan sa ayon sa ating pamantayan, hindi sa mga bagay na kung tawagin natin yung objective na pagtingin namin sa bagay na ito. Anong halimbawa? Nakakatakot yan. Kasi bakit? Ikaw ay nakatakot. Kaya tingin mo, nakatakot. Nakatakot ka naman eh. Pero tusin, hindi naman siya nakatakot. Kasi bakit? Pero bakit mo nasabi nakatakot? Kasi it's the way you see. Palagi kang takot. Kaya kung isa, kahit na yung taong ito o yung bagay na ito, sa tingin mo nakakatakot. Next. If you have a wrong or negative perspective of yourself, you will always have the same perspective of others of your environment. If you have a wrong or negative perspective of yourself, you will always have the same perspective of others of your environment. Kung mali yung pagtingin mo sa sarili mo, pagtingin mo rin sa iba, maging mali. Kasi bakit? Yun yung pagtingin mo sa sarili mo. Magre-reflect yan on the way you see other people. Kasi bakit? Mali yung pagtingin mo sa sarili. Kaya ano dapat ayusin mo? Ayusin mo yung self-image mo. Ayusin mo yung self-image mo. Kinakailangan namin ayusin natin. Kaya nga, kung mapapansin ninyo, doon nga sa t-shirt ng God, doon sa sasama, the next Saturday, nakalagay yung I am. Kasi bago natin masabi na forming BDC as an agent of participation, communion, and mission, dapat makita muna natin. Kasi, paano masasabi natin yung parokya as agent of communion kung hindi ko muna nakita yung sarili ko na ulit, ako ay agent of communion. Kinakailang makita mo, I am an agent of communion. I am an agent of participation. I am an agent of mission. Next. Many are unhappy because of wrong belief system. Marami nalulungkot. Hindi siya magandang nakalulungkot. Ngunit ulit, because of their belief system. Because of their belief system, sabi sa pattern, mahirap ba yung buhay ko eh. Pag tinignan mo naman yung buhay nila, hindi naman ganun kahirap. Pero bakit? Wrong belief system. Wrong belief system. Maraming tao ang nalulungkot because of wrong belief system. Maraming tao ang nakakaawal. Maraming nakakaaway. Bakit? Because of wrong belief system. Yung pagtingin mo sa pamumuhay mo, yung sistema ng paniniwala mo, doon magsisimula. Okay. So ano yun? What are the wrong beliefs about yourself? Ano yung mga mali na nakita po natin? Na siguro po, bahagi siguro sabihin natin, pero nais natin palala. Ano yung mga wrong belief system about yourself? Una, three great lies about yourself. Tatlo. Una, so, I am what I am. Binabasi mo ang pagkatao sa mga bagay na mayroon ka. Binabasi mo ang mga bagay na nasa iyo kung anong mayroon ka. Naalala ko tuloy yung one time, isang kaibigan. Kalimitan mo kong bibig niya, magkano ba? Ito, he could buy anybody. Kasi meron siya. Ayaman siya eh. Magkano ba? Biro mo yun, sasabihin siya, magkano ka ba? Bakit kayo nasabihin kong pabiro?
magkano ka? Kasi, nang tingin niya sa kanyang sarili, kung ano, meron ako. Yun ako. Yun ako. Meron ako nito eh. Meron akong magandang bahay. Meron akong magandang lupa. Malawang na lupa. Kapag meron ako nito, alam niyo ang kalimitan sa mga kumansa, number one yan eh. Kapag meron ka nito, magandang lalaki ka, magandang babae ka, marami kang kaibigan. Ganun yung commercial eh. Next. I am what I do. Kung isa may mga tao, hindi mo mayayang maggala. Kasi bakit? Hindi maka-absent. Kasi natatakot sila na kapag hindi na nila ginagawa yung kanilang ginagawa, hindi na sila yun. Binabasa nila yung kanilang sarili sa alin. Sa kanilang ginawa. Sa kanilang ginagawa. Ito po minsan yung pamatay na ako ay, kasi ito'y ako ito. Kaya yung aking sarili nakabasa kung ano yung aking posisyon na inaabakan. Kaya po minsan yung iba kapag nawala na sa posisyon, napakalungkot na. Kasi bakit? Yun ang kanyang pagkabas niya. I am what I do. Ako ito kasi ito yung ginagawa ko. Yung kanilang sarili ay nakabase na lamang doon sa kanilang ginagawa. So ito yung mga taong workaholics. Ano pa? I am what they say I am. Ito yung kung ano lamang ang sinasabi ng iba. Kung sinabi ng iba, alam niyo naman yung kwento ko minsan, sinasabi ng iba, no? Yung may kasamang kabayo, no? Pinalakad yung kabayo, sabihin niyo ba, ang tamamang tao ito, hinahayaan na yung kanyang anak ay pinaglalakad, hindi niya pinasagay sa kabayo. Sino kaya sa kabayo? Kaso ano, sinabi na, at pinahirapan ito yung kabayo. At pinasasakay niya yung kanyang anak. Yan gagawin niya. Siya ngayon ang sinasakyan ng kabayo. Yung sabihin ka pa kaya ko lang ginagawa kasi sinasabi ng iba. Kaya nga sabi ng iba, ang maniwala ang sabi-sabi, walang tiwala sa sarili. So yan, I am what they say. Ano pa? At ngayon. So, ano mangyari yung six of life? Happy, sad, helpless, pag meron ka na ano, so ano gawin mo? Do more, do less, and then hear do less, na hear pa. So, makita po natin na yung buhay natin, kapag ito yung pamantayan natin tatlo, yung happiness natin, kapag meron ka, kapag may ginagawa ka, at kapag may magandang sinasabi sa iyo, happy ka. Pero kapag yung kabila, sad ka. Doon nakabase yung happiness mo. Yun yung pamantay na kung isang kinakailangan nating ingatan. Ang sinasabi sa atin, hindi yan nakabase yung ating kaligayahan. Okay. What defines you becomes your purpose. What defines you becomes your purpose. What do you define yourself? Okay, yun ang purpose mo. The only permanent in life is change. Lahat nagbabago. Hindi tayo manatiling ganito. At sana mo along the way, sa pagbabago nito din, makita natin, nasa kita natin ay napaka-iksi ng panahon. Kaya hindi pwede natin sayangin. Anong gagawin natin? Alisin natin ito. Iwag natin basihan yung ating sarili sa tatlong bagay na ito. What you have, what you do, and what you say. Hindi yun ang kinalalagyan ng ating pagkilos at ng ating pagkatao.
Hindi dito nakabase ang ating kaligayahan. Huwag nating ibase ang ating kaligayahan sa mga bagay na ito. Life becomes meaningless. So, anong kailangan? Tatlong shift. Paradigm shift, language shift, behavior shift. No? Paradigm, kag-iisip, pananalita, at behavior. Kaya kung isa mo napakalaga yung language, anong klase ng lingwaheng ginagamit natin? Sabi ni Father, wala na ang ginawa, hindi magpura. Ay wala. Kapag kayo palagi nagmumura, ay galit ka palagi sa mundo. Kaya pinakailangan mo ng language shift. Paradigm shift. Ano yung kaisipan natin? Ano yung kaisipan natin? Ano yung pamantayan na iniisip natin? Kasi kapag dito pa lamang sira na tayo, ay kinakailangan natin ng maliwanag ng pagbabago. And of course, behavior shift. Tatlo po yan. Kung gusto natin ang pagbabago, pinakailangan natin yung tatlo ito. Ano yung pamamaraan ng ating pag-iisip? Ano yung ating lingwahe na ginagamit? At ano ang ating pamamaraan ng pagkilos? Kinakailangan po itong tatlo ito para maging tapat. Hindi ba pwede na isa lang yan? Magkakasama yan. Sa nangungunay, change yourself belief. Ano ang paniniwala natin sa ating sarili? Ano yung paniniwala natin sa ating parokya? May paniniwala ba tayo sa ating parokya? Kung wala pang paniniwala, ay dapat lagyan natin ang paniniwala. At kung ito lang yung paniniwala natin, sabi niya, ay ganito pala ang Father ang paniniwala natin. Aba, hindi pala kaya natin. Pero alin, change our self-belief. Paano? Ay di kinakailangan natin mag-dream. Ngayon, magkinakailangan natin bawin. Well, yung sinabi ko, yung kinakailangan natin change your self-belief, pwede lalong-lalong yung tatlong yun. No? So, ano pa? Sabi ni St. Augustine, know thyself and thy faults and thy sleep. Kaya po napakalaga yung confession. Malaga yung paghinilay. Ano yung kasalanan natin? Kilalanin natin. Yung panahon ng paghinilay natin. Alam nyo, bahagi yun ang pagtugon natin sa biyaya ng pinagkakalap natin. Pero hindi lang sa nang sarili natin, ha? Sana tingin niya natin yung parokyo natin. Mayroon ba tayong sense of communal understanding of what is a parish? Ano ba yung parokyo ni San Martin? Ano yung parokyo ni San Martin? Ano yung mga pagkakamaling nakita natin ng parokyo ni San Martin? What's wrong with our parish? Is there something wrong with our parish? Mayroon bang, o wala bang, walang, there is nothing wrong with our parish. And then, baka siguro po, hindi natin kilala yung ating sarili. Hindi natin kilala yung ating parokya. What is the belief system of this parish? Do we have a belief system? Anong klaseng sistema pinag-iiral natin sa ating parokya? So, who am I? Who is Saint Saint Martin de Porres Parish? Who am I in this parish? Sino ba ako sa parokya nito? So, ito ang dapat na pag-isip na. Created in the image and likeness of God. Created in the image and likeness of God. Sana makita mo natin, sa pagkirusin natin, kahit na yung ating parokya, that this parish was created, in the image and likeness of God.
Yun ang pinakawag namin kalimutan. Doon tayo palagi dapat na magsimula. We are created in the image and likeness of God. Alam niyo, kumisan ang makita po natin na pagkilos nga sa luma. Kalimutan, sinasabi ko na, yung isang kalimutan pagkakamali natin, ba't mo ginagawa yan? Kasi para ako maging malapit sa Diyos. Sabi ko, mali. At dapat na sa konting alin, ba't mo ginagawa yan? Kasi ako ay malapit sa Diyos. Pagkain pa yun eh. Yung sinabi mo na, para ako mapalapit sa Diyos, ah, hindi ka pa yan. You're just becoming a created in the image of life, you know, and God. Created in the image and likeness of God. You're just becoming to be created. Pag sinabi mo, ba't mo ginagawa yan? Kasi